alam niya sinasabi na hindi kausap. Ang yung kausap ko po yung mga bus operators, ang sinasabi po nila yung convenience din ng commuters. Yun din po yung pinapupuntahan natin hindi po na aalala nung iba na yung ginagawa natin sa commuters, meron tayong prayer room, meron tayong secured area na wala naman po sa Pasay Top Rotonda. Yung may mga comfort rooms tayo sa Pasay Top Rotonda kung saan nakabalagbag lang sila dati, nakapark, walang bubong po yung mga pasahero, kawawa naman sila. Dito, may bubong, may sound system, may passenger's lounge, air condition, with movies. Eh muna, baka kailangan sila magbayad bago sila wala pong bayad Ha? Yun nga po yung sinasabi ko, libre ito Even the operators, ang sabi ko, yung isang bus operator, sinisingil siya ng 240,000 a month. For? Yung parking, kung saan-saan. Uh-uh. Illegal or otherwise, siguro, nagbabayad siya ng nakukutongan sila. Na-eliminate po natin yun. Yung savings ng bus operator na 240,000 a month, sa 10 months, at 2.4 million. Sabi ko, bumili ka ng bagong gulong every month, at i-reduce mo yung pamasahe mo. So, may hearing po kami sa August 23. Meron ba kayong ginawang parang dry run? Meron kayong meron ginawa? Po. Ano nangyari? Okay naman po. But the dry run, siguro hindi natin makakaya kagad yung 50,000 volume na pasahero. So, nag-dry run kayo. Maliwanag po yun. So, ang nangyari lang po nung first day, paliwanag po yung first day, yung medyo confusion ng first day. Marami pong mga operator, maraming driver na pagpila po papuntang terminal, nag-U-turn na pabalik ng Cavite. Okay. Pinababa na yung pasahero para maglakad kasi kolorum po yon. Hindi po makakapasok ng terminal, madidetect sila na sa amin yung database, nagbabiometrics, binibigyan ng dispatch system na hindi ginagawa nung nakabalagbag lang sila sa kalye nung araw. For the last several decades, una-unahan sila sa Pasay Top Rotonda kahit saan pumarada, paparada maghapon, hindi ko alam kung paano nagagawa yon. Madumi sa kalye. Ngayon, organized po yung pila nila. Mm-hmm. At mas marami pong round trips ang nagagawa nila kaysa dati. Dati tatlo lang. Ngayon, nakakaapat ang lima. Sabi ko nga nung isang araw. And nakita nyo ito all within the past 7 days? Yes. What about yung cost? Yung actual money cost? Kasi sinasabi nila, mas mahal na ngayon kasi bababa sila sa Southwest Terminal and then they have to ride another bus. Can you explain? Hindi ko lang dala yung data ko, pero yung sinasabi nung iba, 10 to 14 pesos additional going to Loton. Yung going to Ayala, 89 pesos dati, 89 pesos pa rin ngayon. Ah, ganun. From Silang to Ayala, for instance, 89. Ngayon, 89 pa rin. Kasi reduce yung fare matrix hanggang coastal terminal, southwest terminal. So, lilipat ka na lang, 3 steps away. So, depende sa kung saan kayo pupunta. Yes. Alright, ngayon merong isang nagkuan sa Facebook na you know going to Loton nag-increase yung cost niya by 10 pesos more or something like that. Po. 11 But pesos. Over and above that, bago pa lang buksan po itong Southwest Terminal, nakita ko na po yung magiging dagdag pasahe sa mga taga Cavite. So nakita niyo na ako na po yung nag-file ng petition sa LTFRB. Ano? Nag-file po ako ng petition, kasama po yung ilang residente ng Cavite, para babaan yung mga pamasahe. Meron po kaming hearing sa August 23. Ako na rin po yung lawyer nila, kahit hindi ako kilala nung iba. At may awa po ang Diyos, pag nanalo kami rito, bababa po yung pamasahe. Bakit hindi kayo humingi ng fare reduction from the buses noon pa? Para hindi na ma-experience ng ating mga pasahero yung inconvenience of the additional. Pag mag-hearing po kasi, kailangan po talaga merong real cause So ito po parang ano pa lang parang kung hindi pa na-implement, wala pa po tayong pinag-uusapan na yung tunay na jurisdiction ng LTFRB. Aha. So hinayaan muna natin tumakbuhin at ang LTFRB naman po ang magpapasya niyan. So kung you know they're making more trips and they're saving a lot of money, paano ito na-translate sa ating mga pasahero? May mga ibang detalye po tayo. Halimbawa po yung binabanggit ko kanina, mas marami yung turnaround trips nila. So reduce yung travel time, waiting time ng passengers. Okay. Naghihintay ka sa baklaran, madudukutan ka kung ano man. Ito in terms of safety, meron tayong halos 2 police station na po doon sa loob.
Mm-hmm. Kaya yun lang ang ginagawa. So may safety, may reduced travel time for the passenger. Ano pa? CCTV cameras all over. You have medical care on site. Mm-hmm. Kung ano mangyari sa'yo, mahilo ka sa baklaran, walang sasalo sa'yo eh. matumba ka doon, walang wheelchair. Dito ho, meron. Porters free. May mga nagkakariton ho kami. Free.